begini agamamu. Good evening, Mama Adi. Good evening, Patitit. Oh, kamusta na kayong dalawa? Ha, Mama Adi, okay ba ang araw nyo? Pag-good evening muna kayo sa mga ka-four friends. Si Benatit. Good evening, mga ka-four. Ay, wow, bait naman titik na yun na. Ay, ewan ko sa'yo, titik. Ay, langga-langga ko kayo ni Mama Abby, ah. Ha? Ano yan, titik? Di ka pa rin makamove on sa chimkin na yan? Hello mga ka-four! Ang video po natin na tatalakayan ngayon ay about naman po sa false pregnancy ng ating mga dog. Bakit ito po ang gusto kong i-share sa inyo mga ka-four? Dahil related po ito or nangyayari na nga sa ngayon sa aking alagang si Mama Abby. Nalulungkot po ako dahil bakit isang beses lang nanganak si Mama Abby ko. Then nagpahinga po siya ng 1 year sa makatuwid ay hindi naman siya pinastad ng bali pang dalawang hit niya. Diba po every 6 months po sila nireregla? After 1 year, nagpa siya na po kami mga ka-4 na mabuntis ulit si Mama Abby kasi nga gusto na din namin magkaroon siya ng bagong puppies dahil nga sana kung nabuntis siya ngayon ay last na niya na mga anak sana. At sa ngayon, 4 years old na nga si Mama Abby, pero malungkot po kami kasi hindi na po talaga siya nabuntis. Sabi ng shooter nung unang pastad namin, kung bakit daw hindi na nabuntis si Abby, that time, last April 2022 siya pinastad pero hindi po nabuntis. Then itong October nag-hit po siya, pinastad namin, hindi na naman nabuntis. Kahit pa ipa-ultrasound namin at ipa-x-ray, wala din naman kaming magagawa. So, sa mga nais po malaman kung buntis ba o hindi ang inyong mga aso, ganito po ang kanilang behavior after mastad. Then, sabi ng shooter noon na nung una naming pinastad, April, mataba daw that time si Mama Abby, kaya yun daw siguro ang dahilan na bakit hindi siya nabuntis. So ngayon naman, ang akala namin ay buntis na nga talaga kasi nga lahat na halos ng sign ng pagbubuntis ng aso ay nasa kay Mama Abby na. Meron pa nga po after mastad, mga 1 week lang, panay lang tulog niya. At tapos, nabidyohan ko na nga yata yun eh. Tapos, nagmo-morning sickness din siya, kagaya ng nagsusuka siya ng malinaw, tapos minsan nagsusuka siya ng dilaw. Pero alam naman natin yung dilaw, karamihan dyan ay nalilipasan daw sila ng gutom. Pero ang tingin ko dun eh, parang yung morning sickness nga niya kasi nga kastad lang niya. So para malaman niyo po ang totoong behavior ng false pregnancy ng dog, nag-search po ako at ito po ang sabi.
ito po yung mga signs ng false pregnancy about sa dog. Pero yung iba po doon, si Mama Abby, hindi ko po siya nakitaan hanggang sa ngayon. 8 weeks na po siya. Then pinipisil ko yung kanyang nipples, wala talagang milk na lumalabas. Tsaka dati lumaki yung nipples niya, pero siguro lumaki, malaki na talaga yan dahil nanganak na nga siya dati. Pero yung signs na may milk na lumalabas, as in wala talaga. Tapos hindi rin naman siya nilalabasan ng liquid. Dapat nga ngayon nilalabasan na yan kasi 8 weeks na nga siya, diba? So wala talaga. So ngayong hindi ko pa nga siya na pa ultrasound or na pa x-ray, as in hindi pa natin talaga alam na 100% na hindi siya buntis. Kasi meron naman po talagang mga aso na nabubuntis na isa lang ang anak. Meron ganun, pero napaka-rare talaga ng ganung pangyayari. Bihirang-bihira lang talaga, or dalawa ang anak. So ewan ko lang kay Abby, kasi nakapa namin talagang wala man lang talagang kami nakapang matigas, kundi parang taba ang laman ng tiyan ni Abby. Yun ang nararamdaman namin, or kung ano bang nilalang ang laman ng tiyan ni Abby. Kaya ang sign pala ng false pregnancy ng dog, totoong buntis sila, yung behavior nila, akala mo totoong buntis, yun pala hindi. Parang kunwari buntis, ganun. Oh, di ba Mama Abby? Pinasa mo lang kami, no? Buntis-buntisan ka dyan, ha? Kunwari, panay ang tulog, tapos suka-suka. Sana all marunong mag-prank. Tapos po, isa pang sign ng dog na buntis ay wala po silang ganang kumain sa umaga. Doon lang sila nagkakaganang kumain pag hapon na, hanggang hating gabi na yan. Parang ganun din si Abby, ganun siya. Walang kagana-ganang kumain yan sa umaga, talagang sinusubuan pa namin yan, makakain lang. Then pagdating ng hapon yan, laging gustong kumain. Pag naglagay kami ng dog food, na may dog food kasi silang kinakain, yung pedigree na dry, ginagawa namin para ibali snacks na nila yun. Carrots na fresh, tapos sitaw, yun ang mga snacks nila. Pag binigyan ko yan, ubos na ubos lagi yan, hanggang gabi na yan, ganyan yan sila. Lalo na si Mama Abby. Kaya naman siguro doon nag-umpisa na tumaba siya, na pati yung tiyan niya tumaba, na yun ang akala namin buntis. So ngayon, ito na siya. Pang 8 weeks na dapat niya ngayon simulan yung na-stud siya, pero ito lang yung tiyan niya. Hindi talaga lumaki. Kinakapa-kapa din namin minsan yung tiyan niya, pero hindi namin alam kung ano yung nakakapa namin. Tuta ba yan, or hindi namin maintindihan kung ano ba. Pero hindi lumalaki. Sa tingin yung mga kapur, buntis pa to? Pang 8 weeks pa yung ganitong itsura? Malapit na dapat manganak yan . Mga kapur, ipapakita ko po sa inyo yung picture ni Mama Abby nung unang nabuntis po siya. Ito po, yan. 7 weeks to 8 weeks na yan. Yan. Ang laki-laki, diba? Yan, malapit na siyang manganak niyan. I-compare mo ngayon na 8 weeks na siya, mag-8 weeks na siya, pero wala, maliit ang tiyan niya. Ito siya ngayon. Wow, sarap buhay. Patulog-tulog lang Kaya naman mga ka-4, para makasigurado po tayo kung buntis ba ang aso natin o hindi, ultrasound is the key. Pero, paano kung walang pang ultrasound? Edi ingatan na lang po natin sila, dahil baka buntis nga.
at hintayin na lang natin kung lalaki ba talaga ang kanyang tiyan. Yun na lang talaga. Pero kung gusto nyo talagang malaman kung buntis na talaga agad, edi ipa-ultrasound yun na lang. Kasi until now, wala talagang totoong pregnancy test for dog pa talaga. Ay nako, nakakalungkot at nakakapanghinayang po na hindi na naman nabuntis si Abby. So sana po ay may nakuha kayong kaalaman sa aking na-share about sa false pregnancy ng inyong mga alagang aso. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel at sa lahat ng mga nanood ng aking videos. Maraming salamat po. Sana po ay hindi po kayo magsawang manood ng ating mga susunod pang mga tips about sa journey ng aking dalawang alagang Shih Tzu na si Mama Abby at Titit. Oh, Titit, ikaw naman ang magbuntis ah. Hindi mo alam, Tit? Oh, magbabay na kayong dalawa sa inyong mga ka-four friends. Huh?